Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Abril na ang simula ng diskwento sa pamasahe sa mga jeepney, sa bus at sa UV Express. Pero hindi agad yan ipatutupad sa buong bansa. Kung saan muna, alamin natin sa pagtutok ni Joseph Moro. Exclusive! Aprobado na ang diskwento sa pasahe ng ilang pampublikong sasakyan at alinsunod sa rekomendasyon ng Transportation Department, ibabalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang rate sa halaga nito bago magkapandemya at bago payagan ang mga taas singil. Sa Abril nila, ipatutupad ang mga discount sa mga pampublikong sasakyan at posibleng tumagal yan ng 6 na buwan. Oras na maging epektibo, balik 9 pesos ang pamasahe sa traditional na jeep, 11 pesos naman sa modern jeep, bawas 3 hanggang 4 na piso ang pasahe sa mga bus, habang pinag-aralan pa kung magkano ang discount sa UV Express. If you are a senior citizen or if you are a student, meron din hong additional discount yon. So in effect, dalawang discount po yan sa mga special group. Uunahin muna ang Metro Manila at isusunod na ang mga karatig na probinsya. Umaasa naman ang LTFRB na madadagdagan ng 2.1 billion pesos na pondong pagkukunan ng diskwento para humaba ang pagpapatupad niyan. Samantala, para naman sa mga jeepney driver, sabi ng LTFRB, huwag munang alalahanin ang modernisasyon. Ang sabi ni Secretary kahapon, pag roadworthy yan, at yan din ang sabi po ng ating Pangulo, then let them operate those jeepneys. Yung pagpalit po ng jeepney would still be a very far thing from now. Pero kailangan pa rin munang bumuo o sumali sa mga korporasyon o kooperatiba bago o sa December 31 deadline. Uutay-utay na raw kasi ang pagpapatupad ng modernization. Una ang Metro Manila bago Southern Tagalog at Central Luzon. I-re-revise o babaguhin din ang modernization guidelines na inaalmahan ng ilang transport group. Kukonsultahin ang mga driver at operator at magpapaseminar sa pagbuo ng mga co-op at pag-utang sa bangko. Kanina, kinausap ng LTFRB ang grupong Manibela na nasa likod ng Tigil Pasada kamakailan. Naibsan na naman yung pangamba namin ngayon dahil yung panawagan namin na i-revise siya, reviewin, sinunod na o susundin na ng LTFRB. May paparating na namin talaga yung kung ano yung hirap na dinanas dun sa PUBMP. Kahapon naman, kinausap ng Transportation Secretary ang isang transport group na nagpresenta ng modernized jeepney na gawang Pilipinas at mas mura raw sa ilang modernized jeepney o minibus. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Abiso naman sa mga motorista, sa susunod na buwan na posibleng ipatupad ang single ticketing policy sa Metro Manila, kung saan papayagan na rin ang pagbabayad ng multa online. Yan ang tinutukan ni Sergio Castillo. Dahil walang katanggi-tanggi sa booking, kung saan-saan daw napapadpad ang motorcycle taxi rider na si Romel. Kaya kung saan-saan din tuloy, natsetsempuhan ng traffic violation. Kung malayo yung nahuli, mapalayo ako pagtubos. Hindi ako makapagtrabaho kasi wala akong lisensya. Kaya malaki raw ang pakinabang sa mga tulad niya ang one ticketing policy sa buong Metro Manila na tinakdaan na ng buwan ng pagpapatupad. Sa sistemang ito, iisa na lang ang traffic violation ticket, mapa MMDA man o LGU ang makahuli sa motorista. At ang bayaran, pwedeng online, sa bangko o sa LGU kung saan nagka-violation. End of April, we're looking at it, but it is realistic. We are ready now for the dry run after Holy Week. Okay na yan. Isa-isang ano na lang. Isa-isang penalty na lang. Online bangko, mas madali for me. Ngayon ang huling araw para amyendahan ng mga LGU ang kanilang traffic ordinances para tumugma sa bagong Metro Manila Traffic Code. Sa ilalim niyan, mas mataas ang multa sa ilang traffic violation. Halimbawa, para sa overloading, hindi pagsunod sa traffic signs at mga depekto sa accessories ng sasakyan, ang dating 150 pesos na multa magiging 1,000 pesos na. Tumaas ng mahigit 500%. 1,000 piso na rin ang multa sa hindi paggamit ng seatbelt, habang aakyat sa 500 pesos ang multa sa paglabag sa number coding. Liliit naman ang multa para sa speeding. Kung mataas na yung violation, eh, konti lang naman ang kinikita ng ano eh, mga ng
magkagaya ng namamasada, wala naman kaming magawa. Susunod na lang. Dapat may ano rin yan, may public consultation din dapat yan. Paalala ng Metro Manila Council, walang mamumultahan kung walang lalabag sa batas trapiko. Kumpiyansa raw ang Metro Manila Council na wala namang hihiling sa korte na maglabas ng temporary restraining order laban sa single ticketing policy. Hindi raw tulad ng sinapit ng no contact apprehension policy na pansamantalang ipinatigil ng Supreme Court. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Nakatuto, 24 oras. Mapanganib at maling ruta ang tinatahak ng Alyansa ng Amerika, Britanya at Australia sa inanunsyo nitong proyekto na nuclear-powered submarine, ayon po yan sa Chinese Foreign Ministry. Ang sabi ng tagapagsalita na si Wang Wenbin, para lang daw ito sa pansariling politikal na interes ng tatlong bansa. Inanunsyo sa naturang proyekto na magbebenta ng nuclear-powered submarines ang Amerika sa Australia sa tulong ng UK, na layon daw magsulong ng malaya, ligtas at matatag na Indo-Pacific region. Ang gate ng China para itong tipikal na Cold War mentality na posible lang daw maging banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Binabaliwala rin daw ng naturang alyansa ang pagkabahala at pagtutol ng iba pang bansa sa naturang proyekto. Wala pang sagot niya ng Amerika, Australia at UK. Nababahala ang mga eksperto sa dumaraming Pilipinong nagkakaroon ng chronic kidney disease o sakit sa bato. Kaya naman higit pa sa pagkakaroon ng healthy lifestyle, mas mainam din daw na malaman agad ang lagay ng inyong kalusugan para mas madali itong maagapan. Nakatutok si Leigh Alves. 2-3 beses sa isang linggo nagpapadialysis si Eileen. 17 years old lang daw siya na magkasakit sa bato, kaya tinanggal na noon pa ang kanyang right kidney. Kalaunay nagkaroon na siya ng chronic kidney disease. 48 years old na siya ngayon at 2 dekada ng dialysis patient. Nakuha ko yung ang sakit ko dahil mahilig ako mag soft drinks, mahilig ako sa mga salty foods. Tapos napaka-rare ko talaga uminom ng tubig. Mga chichirya, mga noodles, yun talaga ang madalas kong kinakain noon. Isa si Eileen sa dumaraming Pilipinong nagkakasakit ng chronic kidney disease. Sa pinakahuling tala, 7 milyong Pilipino ang may chronic kidney disease. Napakahalaga raw ng early diagnosis para maiwasan ito. We have seen a significant increase of chronic kidney disease being the top one of the top 5 causes of death among Filipinos. Ang problema, marami raw ang hindi alam na may sakit sila sa bato dahil hindi nagpapa-check up. Sabi ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, marami raw silang pasyenteng renal failure na agad kapag isinugod sa ospital. These are lifestyle diseases. Sa ating pagkain, too much carbohydrates, sugar, diabetes yun, hypertension, yung ating cholesterol, mga triglyceride, yung mga taba sa pagkain. At around 50 to 70 years old, marami na tayong mga sakit dahil din sa ating poor eating habits. Gaya sa ibang sakit, maiiwasan daw ang kidney disease sa pamamagitan ng healthy lifestyle. Kasama rito ang masustansyang pagkain at regular check-ups. Sa kabataan pa lamang, dapat ay nagkakaroon na ng mga test, no? Urinalysis ang isa sa pinaka-basic. Kalagay ko yun ang dapat importanteng malaman. Maagapan. Ang karamihan dyan, yung namamaga ang kidney, no? Sa mga bata. Pag medyo teenager na sila or mga 20s, 30s, chronic glomerulonephritis na yun. Yung namamaga ang kidney. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alves, Nakatutok, 24 oras. Sa laki ng epekto sa turismo ng oil spill sa Mindoro, isinama na yan ng Tourism Department sa kanilang development plan hanggang 2028. At sa kabila ng hamong yan, tinatarget daw ng bansa na maging tourism powerhouse ng Asia. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Summer is waving, kaya tiyak marami na namang mamamasyal sa mga sikat na beach sa bansa. Lalo't painit na ng painit ang panahon. Yun nga lang, may mapanirang oil spill sa Oriental Mindoro at iba pang kalapit baybayin na nakaapekto na rin sa ibang sikat na beach. Bagay na luba namang ikinababahala
ng Department of Tourism. Sa tala raw kasi ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, nasa 61 tourist sites na ang nadamay at posible pang madagdagan kung patuloy na kumalat ang langis. Our regional offices have been in very close collaboration and coordination with the Department of Environment and Natural Resources, the Coast Guard, as well as our local government unit and other relevant government agencies. Pero ang DOT Mimaropa ay ginit na sa kabila ng problema sa oil spill, nananatiling bukas sa turismo ang kanilang lugar. Marami pa naman daw land-based attractions doon at ito raw ang mas palalakasin nila. We still have a lot of tourist attractions in the area and I would like to emphasize as well that the heart and soul of our tourism attraction in Oriental Mindoro is Puerto Galera and we are still open for business. Bukod sa mga akbang kaugnay sa oil spill, hindi lahat din ni Secretary Frasco sa Tourism Stakeholders National Summit ang Tourism Development Plan para sa taong ito hanggang 2028. Target ng plano na gawing tourism powerhouse ang Pilipinas sa Asia sa pamamagitan ng pagsulong hindi lang sa dati ng tourist spots kundi maging sa mga lugar na hindi pa masyadong nadidiskubri ang ganda. Magdaragdag din daw ng flights para mas maabot ang ganitong klaseng mga lokasyon. Well, connectivity is one of the most important components to ensure that we really truly open up the country to tourism. That also includes the decongestion of our primary gateways and the utilization of our secondary gateways. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Ipinakilala na ang ilan sa bigating stars na bibida sa upcoming GMA Public Affairs film na Firefly. Kabilang dyan si Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes, na excited daw sa kakaibang kwento ng pelikulang iikot sa paghahanap sa mahiwagang isla ng mga alitaptap. Makichika kay Lars Santiago. Bigatin at dekalibreng artista ng kanika nilang henerasyon ang nagsama-sama para sa newest GMA Public Affairs flagship film na Firefly sa direksyon ni Maria Clara at Ibarra director Zig Dulay. Sa Grand Story Conference at script reading, present ang ilan sa bibidang cast gaya ni Navoltes 5 Legacy star Miguel Tan Felix at Isabel Ortega, Sparkle star Max Collins, ang child star na si Yuan Mikael, si Epi Quizon, pati na ang mga batikang aktres na si Cherry Pie Picache, Alessandra De Rossi at Yayo Aguila. Makakasama rin nila si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Ay, napakagandang kwento po nito. In fact, before pandemic pa lang ko narinig ko na yung kwentong ito. And mapalad ako na kumbaga na share sa akin itong project na ito even before. At sabi ko nga nung time ng pandemic, matutuloy pa ba ito? Hindi namin alam, pero masaya akong malaman na finally andito na buong-buo na yung cast. May dalawang TV show pa si Dong at good news sa fans dahil may sisimulan pa siyang isang series. Pero ang tanong, paano kaya niya hahatiin ang kanyang oras? Definitely magkakaroon ng overlap po lahat yan, pero kakayanin. Tsaka naniniwala po ako na may timing ho talaga para sa mga tamang project and kung para sa'yo talaga para sa'yo. Naghihintay na lang din daw si Ding Dong na simula na ang pre-production para sa bago niyang series. Also something very very interesting yung kwentong yun naman. Nakakatuwa dahil yung talagang sequence of events ng GMA pagdating sa pag-produce ng mga kakaibang television series ay nandyan po. And kaya mas excited po ako. Ngayong paparating na ang summer, wala pa naman daw konkretong plano ang Dante Squad. Depende rin ho eh, kasi syempre nagpupunuan na rin ng mga flight pero pag-uusapan namin. Kailangan din namin ng konting like kahit a few days. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may sama ng panahon pa rin umiiral at nakakaapekto sa bansa.
Sa layong 225 kilometers northeast ng hinatuan Surigao del Sur, huling nakita ang low pressure area. Ayon sa PAGASA, inaasahang papahina na rin yan sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, ramdam pa rin ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy rin ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, mula umaga ay may pag-ulan na sa malaking bahagi ng Mindanao. May matitinding ulan kaya maging I am ready sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang halos buong Visayas. Malalakas ang ulan lalo sa Samar at Negros provinces pati sa Panay Island. May chance rin ng ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Aurora, Quezon, Mindoro, Palawan at Bicol region. Sa Metro Manila, sa ngayon ay mababa naman ang tsansa ng ulan. Samantala, ibinaba na rin ng PAGASA ang babala sa maalong mga baybayin pero doble ingat pa rin sa paglalayag. Hindi raw siya nagsisinungaling. Yan ang reaksyon ng talent manager na si OG Diaz sa mga naging pahayag laban sa kanya ng dati niyang alaga na si Liza Soberano sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa kanyang latest vlog, nilinaw ni OG ang usapin ng komisyon, kabilang ang sinabi ng aktres na nasasaktan siya sa pagsisinungaling umano ng dating manager, nang sabihin nito na hindi na siya nakakatanggap ng komisyon sa nakaraang 2 taon. Depensa ni OG, hindi niya ito sinabi. Ang kanya raw binanggit ay hindi na tumatanggap ng proyekto si Liza dahil naghihintay na lang ito matapos ang kontrata. Hindi din daw siya nagsisinungaling at di din daw niya sinisiraan ng dating alaga. Hindi ako nag-iimbento, hindi ako nagpo-produce ng lies. At hindi rin namin siya kinakawawa. At hindi rin namin siya sinasabihan walang utang na loob. Ang ipinapaalala ko lang sa lahat, sana maging grateful tayo. Na piso ang minahal ng bigas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa tala ng Department of Agriculture o DA, nagmahal ng piso ang kada kilo ng local rice. 2 hanggang 4 na piso naman sa imported na bigas. Apektado tuloy pati ang maliliit na negosyo tulad ng mga karinderya na minahalan na rin ang kanilang kanin. Sabi naman ng Federation of Free Farmers Cooperatives, ang pagmahal ng bigas ay epekto ng pagmahal ng fertilizer o abono. Sabi naman ng DA, kukuha sila ng mga lokal na abono para tugunan ang problema. Tapos na po ang La Nina na isa sa mga dahilan ng matitinding pag-ulan sa bansa. Ayon po yan sa PAGASA. Pero El Nino naman ang bagong paghahandaan. At yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Matinding ulan kahit wala namang bagyo. Samahan pa ng mga matinding baha, pati na landslides. Yan ang isa sa mga naging epekto ng La Nina o ang paglamig ng temperatura sa ibabaw ng dagat na karaniwang nagdudulot ng above average na pag-ulan at mas madalas na mga low pressure area na pwedeng mamuo bilang mapaminsalang bagyo. Noong 2021 pa naapektuhan ng La Nina phenomenon ang Pilipinas. Sa loob ng panahong yan, 19 na bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kabilang na dyan ang Super Typhoon Odette noong December 2021, Super Typhoon Henry, Josie at Carding noong 2022, pati na ang mapaminsalang bagyong Agaton at Paeng noong 2022 din. Ang magandang balita, idiniklara na ng PAGASA na nagtapos na ang panahon ng La Nina. Ibig sabihin nun, nagtapos na yung kondisyon ng La Nina na makakapekto sa atin. Although, pwede pa rin tayo maapektuhan ng mga near normal to above normal rain sa mga susunod na buwan. Inaasahang magiging neutral daw ang panahon mula Marso hanggang Hunyo. Ang bad news, posible itong masundan ng El Nino phenomenon. Ito naman yung pag-init ng temperatura sa ibabaw ng dagat na posibleng magdulot ng below normal na pag-ulan. Kapag nagsimula naman yung panahon ng El Nino, hindi naman agad-agad na tagtuyot kagad yung mararanasan natin. Kung matutuloy yung El Nino nga sa June onwards,
ay makaranas tayo ng let's say isa o hanggang dalawang bagyo na maaaring makapagdulot ng significant amount of rains para ma-replenish yung ating mga water reservoirs. Ngayon pa lang pinaghahandaan na ito ng MWSS, Pag-asa at National Power Corporation sakaling maapektuhan ang level ng tubig sa mga dam. Ang indication nila is mag-start na ng July, pero masasabi nila ng konkreto na mayroong El Nino by that time. Ang occurrence po nito siguro pag matutuloy po yung mild El Nino, this will happen end of this year or early first quarter po ng 2024. Sa ngayon, mataas pa naman ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng 90% ng tubig sa Metro Manila. Nasa 206.79 meters ito ngayong araw mula sa dating 214 meters noong Enero. Sapat daw ito hanggang matapos ang tag-init ayon sa MWSS. Pero siyempre, ang panawagan sa mga consumer na magtipid pa rin ng tubig, may El Nino man o wala. Dahil po pag yung isang area po hindi natitipid ng tubig, gamit ng excessive use ng water, yung ibang area po naman nadidipit po naman yung kanila, yung supply nila, dahil yung pressure po napupunta lang sa isang area. So hindi po nagkukulang yung MWSS kasama po yung dalawang konsesyonaryo sa pagpapapalala sa tao na dapat po magtipid ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Mabilis ang good vibes na mga balita naman tayo. Sinong hindi mapapaindak sa mga dancing lola na yan sa Bontoc Mountain Province? Ang kanilang groovy performance ipinamalas sa nagbabalik na pista sa lugar na sumakto rin sa Women's Month. Kinagiliwan din ang mga obra sa kalsada sa Mayhay, Laguna. Gawa po ng Baraho Artists ang optical illusion na treat na yan sa pamamagitan ng mga 3D art painting. Bukod sa pagpapakita ng galing, layon din daw ng grupong makapagbigay ng alternatibo at budget-friendly na pasyalan para sa kanilang mga kababayan. Certified Travel Goals ang na-achieve ng isang Pinay. Ang mga pinagmamalaki kasing ganda ng 82 probinsya sa bansa na puntahan na niya. Makipasyal tayo sa pagtutok ni June Veneracion. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Talaga namang naka-imprenta sa mga larawang ito ang naggagandahang lugar sa Pilipinas. Personal yang natunghaya ni Casey Medrano matapos niyang bisitahin ang lahat ng 82 probinsya sa bansa. Ang kanyang hashtag Travel Goals sinimula noong 2016 at natapos nito lang March 9. Iba po talaga yung ganda ng Pilipinas. So, bago natin i-appreciate or explore yung labas, tingnan po natin yung sarili nating atin na talagang may pagmamalaki po talaga, world-class po talaga siya. E sa dami ng mga binisita niya, alin kaya ang pinaka-tumatak sa kanya? Sa Tawi-Tawi, Sulu, more on talaga sa Mindanao. Parang nasi-stereotype po kasi na delikado dyan. Mas maganda na actual natin makikita yung ganda talaga ng lugar. Nasa kalahating milyon din daw ang nagastos ni Casey sa ilang taong pagbiyahe na naputo lang noong panahon ng COVID-19 pandemic. Pero hindi raw naging madali ang lahat dahil talagang pinag-ipunan niya ang gastos para sa kanyang pangarap na malibot ang Pilipinas. Yung pera po na nawala, kaya natin i-earn eh. Pero yung time, yung memory na na-spend po natin during the travel, hindi na po natin kayang balikan. Hindi po kayang bayaran ng pera yun. At kung di nyo na itatanong, ang inspirasyon daw ni Casey, kanya mismong mister na si Bernard, na nakabisita na rin sa lahat ng probinsya sa bansa mula 2014 hanggang 2017. At balak din daw nila itong ipa-experience sa kanilang magiging mga anak. Pag nagkaanak kayo, pwede niyong ulitin yan? Opo. Tama po. Inaanan namin siyang youngest naman. Na makatapos ng baby. Para sa GMA Integrated News, John Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Watermelon Sugar High Fever is on! Dahil sa pagbabalik bansa ng One Direction member na si Harry Styles for his Love on Tour concert. And truly, it is not the same as it was, lalo't si Harry may special participation sa wedding proposal ng isang fan. Makichika kay Katatibayan! Harry Styles is back in Manila
Mainit na tinanggap ng Philo Harris ang 3-time Grammy winner sa kanyang pagbabalik bansa after 5 years for his Love on Tour concert. Mas naging extra special din ito dahil si Harry ang first male solo artist to perform in the largest indoor arena in the world, ang Philippine Arena, na puno ng hiyawan, kantahan at sayawan, ang jam-packed concert ng English singer. Oozing with energy, overflowing groove and vibe ang hatid ng hit songs na pinerform ni Harry, tulad ng As It Was, Satellite, Music for a Sushi Restaurant, at ang fan favorite and cry anthem na Matilda, na mula sa 2023 Grammys Album of the Year na Harry's House. Damang-dama rin ang nostalgia ng Directioners sa 1D song na What Makes You Beautiful. Living up on the concert's name, talagang love is in the air sa PH leg ng kanyang Love on Tour dahil sa special proposal ng fan na si Jeff sa kanyang girlfriend na si Michelle. Boyfriend said he will propose if you duet with him. Truly a night to remember ito para sa newly engaged couple. Who wants to get married tonight? Yeah! You ready to get married? Dahil sa special participation ni Harry na nakaduet pa ni Jeff sa kantang Sign of the Times. To wrap up the night, si Harry nag-iwan ng special message sa kanyang fans in Tagalog. Mahal ko kayong lahat! Maraming salamat, Philippines! Maraming salamat! Hindi lang ang PH Arena ang dumagundong dahil dama rin online ang energy. Trending ang hashtag Harry Styles PH at hashtag Love on Tour PH. Spotted din ng ilang Kapuso stars na hindi pinalagpas ang chance na mapakinggan ng live ang hit songs ng English singer. Gaya ng Kapuso couple sa sina Gabby Garcia and Khalil Ramos. The Right One stars Mikey Quintos and Paul Salas. At Sparkle Sweetheart and 0 Kilometers Away leads Kylene Alcantara at Mavi Legazpi. Katati Bayan updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga chika ko this Wednesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, salamat Iya. Sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Emil Sumangyo. Ako naman po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan serbisyong. Totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga Kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.